What's up guys? It's me again, Linda's Official Vlog. Ngayon po at kami po ay magbabalik kayo sa channel. Kamakailan po, yung channel namin ay ni-remove ng YouTube team. Bakit po? Dahil yung account namin ay na-hack po ng isang magaling na hacker or hijack po yung account namin. Kasi dahil sa mga VPN. Kaya po, ganun po ang nangyari. So, ganyan guys, nakain po natin kung paano po, ano nangyari, bakit ni-remove ni YouTube yung account namin at paano ito na-hack. So, let's start guys. Come on, samahan nyo ko. Unang-una guys, hindi ko po alam kung bakit na-hack. Anong ginagawa mo? Kasi natutulog ako noong time na yun, kasi gabi na, kinabukasan po or mga 11 na pala, yung naalala ko lang po, na nga 11 PM, may nagbasa ako sa Gmail ko, biglang nag-email si YouTube sa akin, ni-warningan niya po ako, dahil, hindi po ni-warning, talagang dinilit po nila yung account, diretsahan na po. Ito po yung account pag remove nila. Ito po. Dati po, ang account po namin talaga is Linda's Official Vlog. Pero nung napasok ng hacker yung YouTube account namin, naging ano po siya, Ethereum Official Vlog, which is na-hack na po siya. Sinesearch namin yung Ethereum, isa po siyang website na ano, yung parang Bitcoin na producer sa mga Ethereum is a decentralized blockchain, a database of cryptocurrency transactions. Yan po siya, basahin nyo lang po guys. Yan po yung nag-hack sa akin ng company ng Ethereum. Hindi ko po alam paano nangyari or sadyang ginamit lang din yung pangalan ng Ethereum ng mga hindi kilalang hackers. So guys, ito po yung nangyari sa amin. Ito po yung nabasa ko. Our team has reviewed your content and unfortunately, we think it violates our harmful and dangerous policy. So yan po guys, harmful and dangerous policy. It means nag-upload po yung hacker ng kung anong-anong video na para ma-block yung account namin. So, we've removed the following content from YouTube. Ito na po guys, yung in-upload nilang video. Ang hacker po, nag-upload ng video na Ethereum ETH. So ito po guys, makikita po natin ito, yung video na in-upload nila. Pero naka-remove na po ito. Ni-remove ng YouTube. At ito po nangyari guys. So, nag-a-appeal po kami guys. Bago po lahat niyan guys, kailangan niya mag-appeal para maano yung mabalik yung YouTube account niyo. So, we know that this might be disappointing, but it's important to us that YouTube is a safe place for all. If content breaks our rules, we remove it. If you think we've made a mistake, you can appeal. Oh, pwede tayo mag-appeal dito guys. And we'll take another look. Keep reading for more details. How your content violated policy. Content that encourage illegal activities or incites users to violate YouTube's guidelines is not allowed on YouTube. We may allow defections of such activities if they are educational and documentary in nature. Don't help others imitate them. When uploading a video, make sure to post as much information as possible in the title and description to help us and your viewers understand the primary purpose of the video. How this affects your channel? Your channel now has one strike. You won't be able to do things like upload posts or live stream for a week. A second strike will prevent you from publishing content for 2 weeks. So, but this strike in the same 90-day period will result in your YouTube being permanently removed from YouTube. What to do next? 95% of creators who get a one strike never get another one. We want that for you to sue. Please, make sure you understand YouTube community guidelines and strike basics. Review your content with our policies in mind. If after reviewing your content, you think we made a mistake, let us know. You can appeal this decision. So you may click the appeal through here. So pindutin nyo lang po ito ng ano guys, link na to. Yung here, tapos mag-direct na yan sa link na mag-appeal ka. So understand that strike will be expired after 90 days and that deleting the content will not remove the strike. So yan po yung right yung strike sa akin. Tapos nag-follow up din again sila ng email. Ganun din. Yung YouTube team pa rin to. Nagawa din sila ng ano, sa appeal pa.
Natanong siya, collaborate kasi yung YouTube at saka Google nito. Nag-detect agad ba? So, pag magpapail ka po ng appeal, dito po guys, i-click mo lang yung appeal. May mag-pop up po ng mga form. I-fill up nyo lang po yung full name na account, this po sa channel nyo, tsaka yung address, email address or Gmail address, tsaka yung secondary email address, tsaka URL ng YouTube channel nyo. Of course, di nyo alam kung anong YouTube channel URL nyo kasi nadidelete nyo po yun. Di nyo alam kung paano makukuha yun. Pero naka-attach na po dito siya. For example, ito po yung URL ko. Ito lang po yung i-copy nyo dito sa my URL suspended YouTube channel. Tapos mag-explain ka po dito kung bakit ganun. Mag-explain mo yung side mo at i-appeal mo yung dapat i-appeal mo. Kung bakit naging ganito yung na-delete yung YouTube ko. Ano bang nagawa ko, ganun. Pero kailangan mo rin ng information guys, after nito guys, mag-email ng YouTube sa'yo kung anong mga requirements na kailangan ibigay para ma-recover yung account nyo. Pwede nyo po kung pindutin yung send feedback about her kung hindi pa kayo matutulungan, dito po, matanong kayo ng help. After nyan guys, mga ilang araw din, dumating ng mga week ng bago yung process dito guys, nagpalo up din agad si YouTube ng mga updates, katulad dito yung mga security na i-secure yung account nyo kasi nga nahack kayo. Yun, ipang-screenshot nyo din to guys kasi isa din to sa requirements para ni YouTube yung account nyo, ma-recover at saka ma-evidence kayo na nahack talaga yung account nyo. Ganun po yung mangyayari guys. So after nyan, nagpalo up din agad ako ng YouTube, may mga verification po, marami po silang mga requirements na binigay. Tapos ito pa, ito na po yung conversation namin ng YouTube request. Sabi ni YouTube, "Hi there, thank you for reaching out. I can imagine how worried you must feel losing access to your channel. To help you further, I've raised this to the experts. Our specialists are looking into whether your Google account has been compromised. Please be advised that the process to confirm whether an account has been compromised or not can take a few weeks. Even if there isn't there isn't an immediate update, rest assured that the team is still diligently working on it. We know that situations like this can be stressful, so we're trying to improve this process and help make it faster for everyone. As always, let me know if you have any questions." So guys, yan po yung conversation namin. Meron pa rin dito sa labas. Oh, ito po yung kailangan yung pinapin guys. May question po sila na 11 questions na kailangan nyo pong sagutin para po malalaman nila kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit na-delete namin yung account mo? Ito po yung mga question ni guys. So, what is the date of your channel creation? Importante na guys, dapat alam nyo yung date creation ng channel nyo. Pag hindi nyo malalaman yun guys, tapos deleted na yung account nyo, hindi nyo makikita yung kung saan nyo makikita yung channel kasi unknown na po, empty yung channel nyo, hindi mo ito makikita dito guys, pag na-delete na. So, paano mo hanapin yung channel of creation na yun? Siyempre, pupunta po kayo sa all mail. So, punta po kayo doon sa may pinakahuling year or message na natanggap nyo ng pag-register ng YouTube. Doon nyo po na makikita. At meron din pong paraan po para makita nyo kung kailan nung nabuo yung yung YouTube account sa pamagitan ng Google. Hoy! Pagkakulana nyo! Bisaya kayo ba? Google AdSense! So guys, punta po tayo sa Google AdSense. Ang hirap pala mag-Tagalog, mag-English, mahirap din. Tapos guys, pag makita nyo, huwag nyo kung tignan yung namin kasi konti pa yan. So reports po tayo guys, makikita po natin sa reports. And then, go to all reports page. Tapos guys, sa report page, may makikita po tayong filter. Tapos YouTube product. Filter, and then products, and then YouTube host. Malalaman po natin kung kailan po na-register yung YouTube natin pag i-all time po natin siya. All time, it means, December 18 po gawa yung YouTube channel ko. So, ito po nagsimula yung YouTube sa December 18. Diyan po din nag-calculate ng impression, overview, clicks, views, active views, engagement, ads. Diyan po kinukulikta sa mga date na yan nag-umpisa sa December 18 until May 3 or the up-to-date. So, yan po guys, bagong-bago lang po na-hack yung account ko. Ang buisit na sorry for my bad words guys. Ayun, basig mabayuris yung tana guys. So guys, ngayon po ay itong na-fill up na po namin to yung lahat na account guys. Ito pong response namin. Pag di ko na lang ipakita to guys yung mga yun. Yung naka-green guys yan, hindi ko na yan pakita sa inyo yan kasi confidential na po yan. So,
Ito na po yung response pagkatapos naming nag-submit, guys. Hi there. Thanks for writing that. I have shared the information that you provided to our internal team for further review. I'll get back to you as soon as I receive an update from them. In the meantime, let me know if you have further questions. So yan po, guys. Kanina lang po yan, guys. Pero nung nakaraang week pa kami ng appeal niyan, pero kanina lang po sila nag-attempt na mag-response talaga, guys. Kasi kinukulit ko rin ng kinukulit, guys. Hindi sila direct mag-reply sa appeal mo. Pwede kayong may ano dito, guys. Tingnan natin sa appeal, ha, para may idea din kayo, guys, kung paano mag-recover ng na-remove niyong account. So ito, guys. Pagpunta nyo, pwede kayong ano, if you have any further questions, dito nyo i-click, guys. Sa may here, tapos hindi nag-pop-up dito, guys. Maano yun eh, yung help. Sana makita yung help. Sa mobile kasi ako nag-ano na ng settings. Basta yun na yun, guys. Saan na yun, guys? Strike. So yun na lang yun, guys. Mahanap mo lang yung help doon. Pwede din yata dito. Pag-process ka ng help, i-introduce mo yung mga problema mo, guys. I-introduce mo kung ano, deleted or recovered Gmail image or ano pa. So after nun, guys, may natanggap na kami ngayon lang din. Hindi siya mag-direct email sa iyo sa ano, kailangan makita mo yung all mail. Yung maano na yung response nila. Ito na po yung response ng YouTube na na-recover na yung account namin. Your channel membership have been unpaused. Membership have been unpaused on your channel. Your members will have their regular payments restarted. So be sure to fulfill your perks. Joke lang. Ito, guys, maraming salamat sa lahat. Sana po ay naintindihan niyo po yung mga sinasabi ko. Mag-ingat po sa VPN. God bless po, guys. Thank you.